Sabi po sa Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season and a time for every event under heaven. Lahat daw po ng bagay, lahat ng pangyayari o mga events, merong tamang panahon. Ang ibig sabihin, kapag ka hindi panahon, tapos pinilit natin, then hindi magiging mabuti ang kakalabasan. So, parang prutas po, pagka pinitas mo ang prutas sa maling panahon, too young, too soon, too early, too premature, hindi magiging mabuti yung kakalabasan o malamang masasayang ang prutas. Minsan isang araw na lang, then hindi pa natin hinintay, masisira ang lahat. No po? Now, pero may mga dapat po at mga tamang paghihintay, ang dapat po hinihintay natin yung tamang season, yung tamang time. Sabi nga nung isang author, if I'm not mistaken, si Dennis Wheatley, or sakto yung pangalan, no? Wheatley or Watley, no? So, saktong-sakto yung pangalan niya. Doon sa libro na inautor niya, na nabasa ko, timing is everything. So, importante po na sa lahat ng bagay, tama yung timing natin. And may mga bagay na predictable naman. Sabi nga ni Miles Monroe, success is predictable. Kasi may mga pattern. Basta sinunod lang natin yung mga laws. Or sinunod natin yung God's principle of waiting. Dahil sinet niya yung mga physical laws and spiritual laws para ma-predict natin na masigurado natin na ang success sigurado. Parang cook ba? Sa cook, ngayon ko lang nalaman, katulad ng sinabi ng anak ko, kasi medyo inclined siya sa pagluluto, pati pala pagluto ng itlog, may tamang timing. So kapag ka inurasan yung pagluto ng itlog, tapos sakto yung temperature, makukuha mo yung desired result. Sure yung success. Sa mga franchise na mga malalaking food chain, halimbawa McDonald's, Jollibee, lahat kontrolado, lahat minesure. Meron silang sinusunod na standard sa lahat, eksaktong timpla. Pag sinunod yung timpla na yon, yung lasa ng Jollibee sa Maynila at lasa ng Jollibee sa Cebu, parehas yan. So, iisa ang magiging result dahil iisa ang sinusunod na standard. Yun yung sinabi ni Miles Monroe, na ni Dr. Miles Monroe, na success is predictable. Basta sumunod tayo sa mga standard. And merong mga bagay na dapat tayong hinihintay na tama na hintayin natin. Ang una, ang pagbo-boyfriend or pag-girlfriend. Hindi ito pwedeng gawin sa maling panahon. Ang tamang panahon dito is kapag ka nakapagtapos ka na ng pag-aaral, may trabaho ka na. Sabi nga sa Book of Proverbs, patungkol to hindi lang sa mga kalalakihan, kundi pati sa kababaihan. So sabi dito, build your garden, then build your house. So ibig sabihin ng garden, meron ka ng lugar para pagkakakitaan. Hindi naman sinabing own a garden and own your house, then build your home. So, ang mahalaga, meron ka ng pagkakakitaan po, no? Na medyo relatively matatag. Ang ibig sabihin ng matatag, yung nawalan ka ng trabaho, kaya mong maghanap ng bago nang hindi matatagalan. O kung hindi ka makahanap, kaya mong gumawa ng paraan para kumita ng pera ng maayos na paraan. Ang isang tao hindi dapat nagbo-boyfriend o nag-girlfriend kapag ka nag-aaral pa. I mean, yung bachelor's degree, no? Lalo na kung high school ka pa at lalong-lalo na kung elementary ka. Dahil obviously, sa sabi sa Proverbs, dapat build your garden, meron ka ng hanap buhay. Diba? Isa sa mga requirements yan. So, para i-secure na ang success ng marriage, successful, no? Or sure, no? So, kapag ka ikaw ay nakipag-boyfriend, naka-girlfriend, sigurado pagtutuunan mo ng pansin yan. Tukso yan eh, di ba? Saka nakakakilig yan eh. Pero saka na yung kilig. Kasi pagka ikaw kilig, baka yan ay mauwi sanginig, di ba? So, dapat
pag tayo'y nag-aaral, nakafocus tayo. Kasi ang pag-aaral, preparasyon yan para sa success ng pag-aaral. Diba? Success is predictable. Basta sundin mo lang yung mga laws, yung mga tamang proseso. Sabi nga nila, pag tama ang proseso, ang produkto garantisado. Ang pagbo-boyfriend o pag-girlfriend, hindi yan preparasyon, hindi yan part ng proseso sa pag-asawa. Meron yan tamang panahon. So, kung bakit 50% ng mga pamilyang Pilipino ngayon, naturingan tayong tiyanong bansa, pero more than 50% ngayon ng mga pamilyang Pilipino, produkto ng broken home, hindi normal, hindi maayos yung pamilya natin. And hiwalay yung nanay, tatay, tapos yung susunod, hiwalay pa rin. So, nagiging biktima yung ating mga anak, yung mga susunod na henerasyon. So, dapat maituwid natin yan at maitutuwid yan kung tayo magsasama-sama ang buong simbahan, kikilos, sana kasama yung media, yun yung nagiging problema sa pagbuo ng tamang standard sa pagliligawan. Kasi doon nagsisimula ang lahat. Pag nagsimula sa mali, mali ang lahat ng kasunod. So, isipin nyo, dapat nating matigil yung broken home statistics sa Pilipinas. Sa ngayon, more than 50%. So, sa maniwala kayo't sa hindi, yan po ay unofficial, pero yan po ang statistics ngayon. So, pangalawa po, pagka ikaw ay nag-boyfriend-girlfriend sa maling panahon, malapit ka sa tukso. Kung yung mga may mga trabaho na, is napapahamak pa sa pagbo-boyfriend-girlfriend dahil wala mang guidance. Dapat tong bagay na to may guidance. Ano pa kaya yung mga teenagers o yung mga college students, lalo na kung elementary? Eh, ang mga lalaki, mapusok. Pag ang lalaki na girlfriend, nag-boyfriend ng teenager, ano ang balak niyan sa'yo? Sige daw, mahalin ka? Baka nga yung magulang niya, hindi niya pamahal, tapos mamahalin ka. Imposible yan, di ba? So, pag ang babae sa kalalaki mag-boyfriend, halimbawa teenager o elementary o college, sabihin na natin college, ano ang gagawin niyan? Kung may boyfriend ka, may girlfriend ka, ano ang ginagawa niyo? Pag nag-usap kayo, nag-text, anong pag-uusapan niyo? Siyempre yung tungkol sa inyo, di ba? So, parang tinuod, parang totoo, usap kayo ng usap ng mga plano, elementary pa kayo o high school o college pa kayo nag-aaral. Eh, ang problema is pag nagkita kayo, nag-usap kayo. So, miss na miss nyo yung bawat isa kasi na-fuel yung desire, yung sexual desire or yung romantic desire na-fuel dun sa pag-text nyo. Eh, bihira lang yung magkita ngayon. Pag nagkita kayo, anong gagawin nyo? Kung maayos naman yung pag-uusap nyo, hindi kayo romantic sa pag-uusap, bandang huli mabobored kayo. Pag ang tao na bored, maghahanap yan ng entertainment. At ang bored na tao, pag naghanap ng entertainment, sigurado na, papunta yan sa kasamaan. Now, merong study na ginanap kung bakit ang morality ng tao nag-decline. Nagsimula ang decline ng morality ng tao at nasira ang pamilya. Bakit? Kasi mula nung maimbento ang telebisyon. Kasi nung naimbento ang telebisyon, pinalitan ng telebisyon ang komunikasyon ng pamilya, no? So, ang pamilya is nagiba. So, hindi ko sinasabing alisin natin yung TV sa bahay. Kami, inalis namin yung TV sa bahay, pero may internet na rin naman, di ba? So, yung internet, pinalitan pa rin yung television. So, ang sinasabi ko lang is, ayusin natin yung simula. Sabi nga nila sa rule of management, do the thing right the first time, every time, all the time. Yun yung principle sa management, di ba? So kapag ka ginawa mo sa nang tama sa simula pa and gagawin mong tama every time, all the time, then sigurado magiging tama ang resulta. Okay? So pagka ikaw may boyfriend, girlfriend sa maling panahon, it's only a matter of time. Mas malamang magkakasala kayo. So wait until sa tamang panahon ng pag-girlfriend ng boyfriend. Pag ang tamang panahon, may trabaho ka na,
Pangalawa, meron ka ng napusuan na approve ng mga taong nakapaligid sa iyo, mga magulang mo, ng pastor mo, ng advisor mo, ng pinagkakatiwalaan mong mga ninong-ninang, yan. Kung approve nila, then malamang ready ka na, no? At dapat kapag ka nag-boyfriend, nag-girlfriend ka, handa ka nang bumuo ng pamilya. Hindi yung handa ka nang bumuo ng pamilya 5 years from now. Katulad ng sinabi ko, kung may girlfriend ka, boyfriend ka, yung boyfriend mo walang plano sa pag-aasawa, huwag muna kayo. Mag-break muna kayo, masakit man sa'yo, gawin mo na lang yung tama para maitama yung mali, no? Ano pa yung dapat nating hinihintay sa tamang panahon? Edi yung pakikipagtalik. Ang premarital sex, walang idudulot na mabuti. Puro kapahamakan. Sabi nga, di ba, sabi ni Miles Monroe, ang success guaranteed. Basta sundin lang natin yung law. Ang premarital sex, kasama yan dun sa adultery. Pero hindi tinatawag na adultery. Pero yun yung biblical term. Isa lang yung adultery, fornication, iisa lang basically yan. Pero sa New Testament, specifically, in-specify yan na fornication. Yan yung premarital sex, no? Okay. So, meron tamang panahon yan. Pagmasdan nyo, ang Pilipinas merong more than 500,000 abortions per year. So, tinuring tayong Kristiyanong pamilya, pero bakit ganito kataas ang abortion? And primarily, sa mga abortion na yan, karamihan dyan, majority, practically, a big volume of that statistics ay mga below 20 na babae. Grabe, kawawa ang mga bata. And kung ang abortion is yinayakap ng mga kabataang babae na nabuntis at itinutulak ng mga lalaki, then pasaan papunta ang bansa natin? So yung mga babae, dapat niyong pakinggan ito. Pagka nag-premarital sex ka, sigurado mabubuntis ka. At pag nabuntis ka, ang lalaki, lalo na kung wala sa panahon, hindi ka papanagutan yan. At kung magsama kayo, malamang hindi kayo ipapakasal ng magulang nyo. At kung ipakasal kayo, mas malamang sa hindi, maghihiwalay kayo. Kasi hindi kayo nag-asawa sa tamang panahon. Lalo na hindi na-develop na mature yung love, pinitas nyo. Anong sabi ni King Solomon? Do not awaken love until it so desires. Ibig sabihin, yung mga bagay na yan, yung mga romantic things na yan, naghihintay yan ng tamang panahon. Pangatlo na pwede na dapat hinihintay natin sa tamang panahon, hindi natin pinapakialaman, of course, practical side nito, yung sa trabaho. Maraming mga empleyado hindi na i-improve ang buhay. Bakit? Kasi resign ang resign. So, once na tinignan mo yung sahod ng ibang tao sa loob ng kumpanya nyo o sa labas ng kumpanya nyo, sigurado masisira ang ulo mo, no? So, hindi ka aasenso dahil resign ka ng resign. Ang mangyayari is, ang tingin mo sa employer mo is inaagrabyado ka. So, tingnan mo, maraming mga empleyado na resign ng resign, napabuti ba? Hindi rin. Bandang huli, walang trabaho. So, yung mga nagtatagal na empleyado, yan yung umaasenso. Ako, may kilala ako na dati naming estudyante. First and after 15 years, yan pa rin yung trabaho niya. Ano siya ngayon, after 15 years? He's holding a big position dun sa company nila, no? So, marami kaming mga estudyanteng ganyan. Meron din kaming kakilala, isa sa mga miyembro nila, Pastor Rafi, na first and last company niya. Hanggang mag-retire siya, nandun siya sa company na yon. So, ibig sabihin, nung nag-retire siya, malaki ang posisyon niya sa company. Grabe! So, kapag ka ikaw ay palipat-lipat, nakakamihasahan yan, no? So, palipat-lipat ka ng company, nadadamay pati simbahan yan. Yung ugali kasi yan eh. Palipat-lipat ka ng simbahan. Bandang huli, pati sa pag-asawa, palipat-lipat ka ng
asawa hindi makakabuti sa atin. Iingatan natin yung mga ganyang behavior na na-develop sa atin. Ang promotion, hinihintayan. So, trabaho ka lang ng trabaho ng trabaho, pagbutihan mo, then at that time, when the time is right, mapropromote ka. Kung hindi ka ipromote ng employer mo, sigurado ipropromote ka ni Lord. Sa mga bagay na yan, pag-resign, pag-apply, kukonsultahin natin ang mga magulang natin, ang mga pastor natin, ang mga leaders natin sa simbahan. Kung ikonsulta natin sila para hindi tayo magkamali. Para malaman natin ano ba yung tamang time. Ang advantage kasi ng mga magulang natin, may sarili silang karanasan. Ang advantage ng pastor natin, maraming karanasan yung mga tao na nakarating sa kanya at yung wisdom nila ang taas-taas. Dahil yung buong simbahan is involved sila sa pagdedesisyon. So, huwag na hindi na i-miss nyo yung pastor nyo, yung spiritual leader nyo sa paggawa ng desisyon na katulad nito. No po? Bakit nabanggit ko itong pag-asawa, itong pagbo-boyfriend, itong pagtatrabaho, paglipat ng trabaho, pagre-resign? Bakit kailangan ng maraming advisor? Hindi yan dinidesisyonan ng sarili lang. Yung iba, sinabi, pinag-pray ko. Remember, merong part na nadidisib tayo dun sa tinatawag na pinag-pray ko, eto yung message sa akin ni Lord. Yung iba, ginagamit pa ang mga verse sa Bible. Malilin lang tayo kasi the greatest deceiver next to Satan is ourselves. Diba sabi sa Bible, guard your heart because it is the wellspring of life. So, dapat binabantayan natin yan kasi it is deceiving, no? Siya yung pinaka nakaka-deceive sa lahat, lalo na pag may emosyon. Siguro, pag tignan mo, pag may gusto ka na sa isang babae o isang lalaki, madideceive ka na yan kasi hindi ka na makaka, kahit mag-pray ka. Ang magiging sagot mo, ang sasagot sa'yo, hindi na si Holy Spirit. Ang sasagot sa'yo, eh, sarili mo na. So, kala mo, Holy Spirit ang sumasagot, pero ang totoo, ang sumasagot sa'yo, sarili mo, no? Parang nag-hallucinate ka ba, no? So, kaya, minsan, hindi porket nag-pray, at madalas ginagamit ng mga kabataan na nasa simbahan yung pinag-pray ko, eto yung message ni Lord. Remember, mag-ingat po tayo sa ganyang mga salita, dahil commandment number 3, do not use God's name in vain. Unless you are 100% sure na si Lord ang nagsabi. So, kung nasa Bible, sigurado word ni Lord. Pero, yung interpretasyon, yun ang questionable. Diba? So, hindi pwedeng isang verse lang ang nag-message sa'yo. Dapat buong Bible ang nagsabi na yan talaga ang tama. And malalaman mo yan kapag ka nandyan involved yung mga leaders mo. No? Okay? Now, ano pa yung mga dapat nating maghintay? Halimbawa, sa simbahan, itong mga to kaya, pag-asawa, trabaho, simbahan, involve yung lifetime mo eh. So, halimbawa, kaligtasan mo ang nakataya na sa maling simbahan ka, yung ang katuruan is mali. So, delikado kasi mamimislead tayo. Kasi, klarong-klaro ang sabi sa Bible, the Bible is the Word of God, no? So, ang sabi sa Bible is, there is no other name by which man shall be saved. It is only by the name of the Lord Jesus Christ. So, hindi tayo pwedeng masave sa pangalan ng kung sino-sinong mga Poncio Pilato, no? So, masisave lang tayo sa kaisa-isang pangalan, sa pangalan ni Jesus at walang ibang paraan. Sabi kasi sa Bible, there no one can come to the Father, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, except through me. Walang makakapunta sa Ama kung liban lang sa pamamagitan niya. Sinabi niya rin, I am the way, the truth, and the life. Walang ibang way kundi siya. Sa kanya lang nanggagaling ang katotohanan at ang buhay. Kapag ang katotohanan hindi galing sa kanya, or kapag ang impormasyon hindi galing kay Lord, then mag-ingat po tayo, no? So merong facts, merong truth, ang truth na kay Lord Jesus. Okay? So yung sa simbahan, marami sa atin, no? Kapag ka nasaway ng
pastor o ng leader umaalis ng simbahan. In the words ni Pastor Rafi, mas pinipili nating magpalit ng simbahan kaysa magpalit ng sarili natin, no? So, magbago ng simbahan kaysa magbago tayo. Mas maganda tayo yung magbago. In fact, sa paglipat sa simbahan, meron tamang proseso dyan para mas secure na hindi ka mapupunta sa mali. Kasi sensitive na bagay yan. So, dapat talaga is hinihintay mo yung tamang panahon. Ito natutuhan ko to kay Pastor, sa kaibigan namin pastor na respetado namin masyado, no? Si Pastor Dodo, no? Kumpare ko, inaanak ko sa kasal si Junjun, yung isa sa mga anak niya. So, ang tama daw paglipat sa simbahan, this is according to Pastor Dodo, and nakita ko yung wisdom. Paglilipat ka is una, mag-serve ka sa simbahan, itodo mo, 100% buhos mag-serve ka sa simbahan for 1 year. Yung 1 year na to na yon, waiting period, para ma-sure mo na hindi lang dala ng emosyon yung pag-alis mo, no? So, of course, liban lang kung lilipat kayo talaga ng lugar, then you have to do it. Okay? Pero ngayon kasi, online man ang simbahan, so pwedeng hindi tayo bounded ng geographical location. Internet lang ang nagbabound sa atin. Eh, lahat naman sa internet, buong mundo yan, di ba? So, kapag ka ganon, so iserve mo yung simbahan mo 1 year, pagka 1 year, hindi pa rin nagbago, then, pero todo mo, ha? Kailangan todo, hindi pa-blessing-blessing. Then, that is the time. After 1 year, time to go. At least, dahil nagtodo ka ng serbisyo, then, mabubuo yung friendship nyo ng leader mo, ng pastor mo, then, pag-alis nyo, walang masisirang relasyon. That is the ideal thing na dapat natin gawin kung kinukonsider natin yan. Yung mga pastor naman, wag nyong iiwan yung simbahan nang basta-basta. Kasi si Lord ang naglagay sa iyo dyan, si Lord ang mag-aalis sa iyo dyan. Pakinggan nyo ha, hindi tao ang nag-aalis sa pastor, si Lord. Kasi si Lord ang naglagay sa kanya dyan. Hindi rin tao ang nag-aalis sa leader. Ang nag-aalis sa leader, si Lord. Okay? Pag pinakialaman natin ang will ni Lord, ay delikado tayo. So, wait lang sa tamang panahon, no? So, lahat ng mga bagay, yung ibang bagay, is pwede kang mag-afford na magkamali, pero dahil hindi lifetime ang consequence, no? Pero, may mga bagay na dapat pinagkakaingatan mo, ang sabi nga sa Bible is, in the multitude of counselors, there is safety. Yan yung sabi sa Book of Proverbs. Ibig sabihin, pag mas marami kang advisors or counselors, mas safe ang decision mo. Pag ang nakataya, buhay mo at kamatayan, lifetime mo, then kailangan nating ng advisor, kailangan nating maghintay. Huwag kang magdidesisyon kapag ka mataas ang emosyon. Sobra kang in love, sobra kang happy, so sobra kang lungkot, huwag kang magdidesisyon, di ba? Yung iba sobrang lungkot, anong desisyon? Magpakamatay. So mali yung desisyon dahil sobra yung emosyon. Sa lahat ng mga sobrang emosyon, huwag kang magdidesisyon. Nakita mo na attract ka sa lalaki, gusto mo boyfriend mo na siya o sa babae, gusto mo mapangasawa siya parang si Samson, na attract ka sa isang bagay sa Shopee, gusto mo bilhin, di ba? So syempre mga advertisement, magaganda man 'yan, di ba? So may mga bagay na pwede tayong hindi maghintay, pero maraming bagay dapat hinihintay natin. Ang sabi sa Ecclesiastes, for everything, there is a season. For every event, there is a time under heaven.